John chapter 4:13 hanggang 14 ay ganito, sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ito pong senaryong ito ay yung kwento sa balon ng merong isang babae na nag-iigib habang ang Panginoon ay naroroon, nag-approach siya, ginang bigyan mo ako ng tubig. Ngunit sabi ng babaeng Samaritana, di yata't ikaw ay Hudyo, ako ay Samaritana. Kaya naman ganun yung pagtatanong ng babaeng ito, o ganun yung kanyang statement, sapagkat alam nila na mga taga-Samaria na ang mga Hudyo ay hindi nakikisalamuha sa mga taga-Samaria. Hindi nakikipag-usap, hindi nakikipag-mingle. At ito ngayon, kakaiba, bakit si Jesus ngayon ang siyang gumagawa ng unang hakbang para magkaroon sila ng konversasyon? Alam ng babae na ang mga Hudyo hindi nakikipag-usap sa mga katulad niyang taga-Samaria at lalo pat sa isang babae. At hindi lang yun, ang Panginoong Jesus ay isang rabay, isang tagapagturo ng aklat ni Moises ng mga kasulatan at kautusan ng mga propeta. Kaya hindi siya dapat nakikipag-usap sa babae. Ngunit, kahit na ganoon ang pagtatanong ng babaeng ito, di at ikaw Hudyo at ako'y Samaritana, sabi ng Panginoon sa kanya, kung kilala mo lang ang humihingi ng tubig sa iyo, ay baka ikaw ang humingi sa kanya ng tubig. Sabi naman ng babae, wala kang pangsalok eh. Wala kang pang-igib, wala kang lalagyan. Paano ka magkakaroon ng tubig? Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Ang tubig na ibibigay ko sa iyo, ang sinumang iinom nito ay hindi na muling mauuhaw sapagkat ito ay babalong sa kanya, bubukal sa kanya. Ibig sabihin, pagkatapos na uminom ng tao na ang tubig na ibibigay ng Panginoon sa tao ay hindi na siya muling mauuhaw. Sapagkat ito ay babalong, kusang lalabas sa kanya ang tubig na ito. Naalala nyo ba sa probinsya, di ba, kapag yung puso ay wala ng tubig, kahit bumbahin mo, walang lumalabas. Ngunit kapag binigyan mo siya ng isang tabong tubig habang binubababo, binubuhusan mo siya, maya-maya nagkakaroon na ng tubig yung puso, di ba? Habang binubamba mo, isang tabo lang ibinigay mo, kahit yung buong barangay, mag-igib buong maghapon, kayang suklayan ng poso, di ba? Kusang bumabalong eh. Kasi binumbahan, tapos binigyan ng isang tabong tubig lang. Maaaring ganito yung pagpapahiwatig ng Panginoong Jesus. Kung kilala mo lang ang humihingi sa iyo ng tubig, ka ikaw ang hihingi sa kanya sapagkat ang tubig na ibibigay ko'y ang iinom ay hindi na muling mauuhaw. Bah, yung babae nagkaroon ng interest, di ba? Ano ang sabi ng babae? Bigyan mo ako niyan. Maaring isang dahilan kaya humihingi ang babae ay dahil para hindi na siya mapagod kakaigib ng tubig sapagkat lagi silang nauuhaw. O, di ba? Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y hindi, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, sabi ng verse 14. Ngunit, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy dito ni Jesus ay hindi tubig na literal, kundi ang tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang sarili na kung tatanggapin ng babaeng ito ang iniaalok ni Jesus sa kanya at tatanggapin siya ng babaeng ito sa kanyang buhay, ano ba ang ibig sabihin ng hindi na muling mauuhaw? Eh, di ba? Satisfy, contentment, contento. Hindi ka na naghahanap ng iba. Alam naman natin ang kalagay ng isang taong nauuhaw, di ba? Kinakapos ng hangin, kinakapos ng hininga. Halos mahihimatay na kapag walang tubig ang kanyang katawan. So, walang kasiyahan, walang kasapatan. So, ang babaeng ito, kung tatanggapin niya ang Panginoong Jesus sa ating buhay o sa kanyang buhay, yung kasapatan at kakontentahan, yung tunay na kaligayahan at kagalakan ay darating sa kanyang buhay.
Ano ang sabi ng John chapter 4 verse 13-14? Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ang tinutukoy niya yung tubig sa balon. Sabi ng verse 14, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So, spiritual po ito. So, ang leader, inaalagaan ang kanyang nasa sakupan. Ang sinumang tatanggap kay Jesus, ang sinumang tatanggap sa kanya, ang sabi sa ating binasa, patuloy na magbubukal o patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Aalagaan, aalalayan, tutulungan, bubusugin at hindi na muling uuhawin ang sinumang mga taong tatanggap kay Jesus. Si Jesus ang isang magandang halimbawa ng isang leader na nag-aalaga, nag-aaruga, pinangangasiwaan ang kanyang nasa sakupan. Hindi niya hahayaan na ang bawat tao na tutugon, tatanggap, mananalig, at maglilingkod sa kanya ang hahayaan niyang mapariwala. Ang leader, inaalagaan ang kanyang nasa sakupan. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panonood at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord! Bye-bye! In case he passes by this way, and can you pass this on to Minnie so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send.